Nenek gerak, oh toilet gerak, kalau tidur tegang. Alright. So, ano kaya ito nakikita nyo rito sa, ano, sa screen? Siyempre, boy. So, dito para tayo ngayon sa May Cocos Restaurant. So, ngayon, balitan ako, nung ano, nasa loob ako, balitan ako yung labas. Ano ba yung nasa labas? Yan o. So, yun yung window view. Land ko, Price Tower. Yan, tapos yung Miso Massage. Yan. So, ngayon, eh, pagkaakala ko, pag sinabing Price Tower Business Center or Price Tower Business Park or Price Business Park, is kasama na yung land ko. So, magkaiba pa rin pala sila, yun o. So, ibig sabihin, gagawa tayo ng ano, basta dati na nakaakyat yung mga may mga kasamahan ako diyan na nakaakyat sa ano sa land ko, tapos parang merong ano overlooking, basta di ko alam kung paano. Anyway, minsan try natin yan, search ko yan. Pangit naman ng ano. Ano to? Ba't ganito yung kulay? Kulay blue. Ika siguro dahil sa himpapawid, no, Nimbus clouds. Ano? So ito yung Price Gas Business Park. Ba't siya kasi tinawag na park, no? Eh, wala namang park, eh. Ayan. Ba't kaya? So, ito naman yung land ko. Business park din. Business corporate offices. And yan, mga IT, BPO. Tapos, yan. Sa loob, makikita, dito sa May Cocos Restaurant, makikita mo yung Davao Convention and Trade Center. Tapos, doon na side naman, sa labas, massage pa, miso thai, tsaka miso thai. Yan. Tapos syempre Starbucks. Tapos ang labas nito ay Iftoris. Iftoris. Ah, ito yung magandang ano kasi may park talaga siya. Tingnan natin yung park. So, for today's video is a quick tour sa May Cocos Restaurant, Iftoris, Davao City. Ah, dito may mga pa-park dito. Ah, pwede pang children's park. Kaso nga lang mukhang wala namang masyadong naglalaro. Kasi ang mga pupapasok dito sa Cocos Steak Pizza Pasta Salad Restaurant ay mga adult naman, ah. Kasi di naman mahilig sa steak ang mga batang maliliit, di ba? Yan sila mga chicken joy, mga drumsticks. So, quick tour lang tayo dito habang nag-aantay tayo ng order. Children's Park. Meron pang swing. Tapos ito nun sa kabila, Starbucks. No? So, di naman mahilig sa Starbucks yung mga bata. Basta napapansin ko kapag ka, ako yan dito sa May Cocos, wala naman talagang ano, mga bit-bit na mga maliliit na bata. Madalas mga work, mga office mates, mga gano'n, no? Mga empleyado, magbabarkada, saka yun, parang meron mang pamilya, family gatherings, pero mga adult lang talaga lahat. Wala ka makikita mga like mga elementaries or below. Ito yung loob ng ano, Cocos Restaurant. So, tama lang talaga siya. Davao Convention and Trade Center. After ng convention, syempre gutom yung mga delegates. So, rekta yan sila dito sa steakhouse. Tapos, syempre, Starbucks. Hindi rin magandang steak, no? Pagka araw-arawin. Kasi nung last year ba yun, tama, mga December, parang syempre, kahit paano ay medyo may kapirahan marami. Parang ginagawa ko siyang habit. 670. Pero okay lang din naman. Eh, ang problema ko lang doon is yung ano, yung colon cancer. No? Good luck. So ngayon, labas tayo dito sa
kung ano meron sa kalsada. Cook's Restaurant. Ganda, no? Ganda dito sa loob. Tahimik lang. Ito na yung labas. If Torres, Davao City. So itong If Torres, dito matatagpuan yung mga coffee shops. Uy, wala na yung ano. Coffee, ano nga ulit yun dun dyan? May ano dyan eh, may kapehan. Nakapagkape ako dyan eh. Wala na, no? So dinimolish na. Ba't kaya? Na-expired yung kontrata. Hindi na nag-renew kasi logi o ano pa. Kasi, pero hindi naman sila logi. Gawa nung ano eh. Napakalakas nga nun eh. Tama, may kapehan yan. Wala na, dinimulis na. Sa unahan yung Kaizen. So, dito matatagpuan yung ano, sa may If Torres, Vimapa, Chongko, Mabini. Diyan mo makikita yung mga, dito mo makikita yung mga restaurants na. Na high-end. Mga high-end or mga fancy restaurants. Fancy restaurants. Mga coffee shop. Kaizen, mahal ang Kaizen. Kaso nga lang, hindi ko gasto yung kanyang setup kasi nasa gilid ng kalsada. Parang, di ba? Kasi ramen, pag nagka-Kaizen ako, ramen naman yung ano ko eh, yung in-order ko dyan. Kaso nga lang, eh, mainit, di ba? Mainit yung singaw ng, syempre, lupa ng ano, ng kalsada. Dumadaan ang mga sasakyan. Tapos mga beer houses, marami din dito mga inuman, alakan, mga nightlife itong If Torres. Pero alam nyo bang hindi ako nakapunta dito lagi? Like K1 yan, K1. Napunta ko yan dati. Pero matagal na yun, 2007. Tagal, sobrang tagal na nun. Kasi kapag ka nightlife talaga, alak. Times Beach, Bunggoyan, tsaka Samal. Times Beach, tsaka Samal. Yun lang. Tapos yun, minsan mga gilid-gilid yan sa may bangkiruhan. Ay, Jolog si, di ba? Lakas na ka Jolog si. Ganun talaga. So, kapag ka mga ganito kasing lugar, K1. Basta itong If Torres dati, dito mo makikita yung ano, yung mga, parang, sorry sa term na, pero yung mga climber-climberan, parang ganun. Mga climber-climber. May mga kakilala ko, yung mga kaibigan, mga kapitbahay na talagang todo bihis yan sila pag lalabas. Madalas mga babae. Ang sexy, pag lumabas talagang, ano yan, todo formahan yan. Pupunta sila ng ano, ng mga ganitong mga bar sa If Torres. Tapos pagka ayan, pagka uwi may mga naghahatid na ng mga ano, mga dekotse ganun. Tama lang din naman kasi maganda rin naman sila, di ba? So kung jowa-jowa na naman yung hanap nila, kumbaga parang hunting, jowa hunter na, kung jowa hunting lang din naman ang gagawin nila, syempre doon na sila sa mga maglalasing na medyo may kaya, di ba? So dito sila sa If Torres. Minsan naman sa Damusa, tsaka MTS din dati. Ang MTS, minsan lang nakapunta dyan, hindi ko rin siya type. I mean, hindi ko talaga makikita sarili ko na pumunta sa mga ganong lugar. MTS, Damusa, tapos If Torres. Okay na ako sa Times Beach, tsaka minsan Bunggoyan, pero Samal talaga the best. Sa may ano, Sunset. Pero yung Sunset, bago lang yan eh. Mga 2012 onwards na ako nakapag-try dyan nung pag-awi ko galing Manila. Kasi itong ano, 2007, yung Sunset na yan, yung area ng ano, coastal ng Babacport area. Mga ano pa yan, mga squatters. Mga squatter area. May mga beer houses na may mga babae na ano, table sa iyo. Mabi jokey, karaoke. So, parang na-demolish kaya kasi ginawang ano, mga beach resort, which is okay lang din naman na kahit paano na-preserve yung cleanliness ng ano, ng dagat, ng Babacport. So, you know, If Torres. So, dito mga fine dines, mga fine dining restaurant sa may If Torres kahabaan.
Tapos may mga intersection tong Iftores, yun na nga yung beach, yung Chongko, Mabini, Jacinto, Mapa. So kung gusto niyo magano mag pataw nito food adventure, so tapos ano gusto niyo yung medyo medyo social talaga. Social talaga. Oh. So dito kayo sa Iftores. Isa lang to naman sa mga recommend ha, kasi ang dami rin sa Lanang, hindi rin magpapatalo ang Lanang area. Lanang basta commercial business district din ang Lanang, you know. MTS, yan, mga alakan dyan. Minsan, balik tayo sa MTS, no, or mag-vlog tayo dyan. Kukumustahin natin, update natin. Kasi ako ay nakapunta lang naman ng, pinaka first time ever ko nakapunta ng MTS, kasi merong, parang ano, pa-concert, mini-concert yung Pinoy Dream Academy batch, season 1. Pinoy Dream Academy season 1, sila Ying Constantino, sila GR Shabok that time, no, Ronnie Liang. Yung batch nila. Season 1. Yun yung first time ko nakapasok. Kasi bakit ako hindi napasok lagi sa katawag nito, MTS? Kasi meron na narinig ko na mga gwapo lang daw pumapasok doon, tsaka mga mayayaman. So parang ako, parang ayoko nang pumunta doon kasi alam, hindi naman ako gwapo, tsaka hindi naman ako mayaman. So anong gagawin ko doon? Di ba? Ba't ako papasok pupunta doon? Yan pala hindi. Kumbaga parang stereotyping lang din yun ng mga marites kong mga kakilala, kapitbahay na yun na MTS is lugar ng mga, kung gusto mo na makakita ng mga gwapo at mga ganda, mga mayayaman, mga sosyal, doon ka na magpunta sa MTS. So sabi ko ayoko, hindi naman ako naghahanap ng mga ganong ano eh, mga ori ng mga tao. Gusto ko lang naman uminom, maglasing, ganon. So kaya di ako nakapunta ang ano, MTS mag-inom. Tsaka nung time na rin yun, nakakahiya rin naman kasi di ba, young broke. Young, dumb, and broke. Yung sa kanta. Young, dumb, and broke. Ibig sabihin, wala. Ang alak ay, I mean, ang ano, ang pera ay sapat lang pambiling imperador. Eh, parang wala yata ang imperador. Heart pa nung araw, ha? Hindi pa os yung light. Imperador, yung heart. Yung pantapat ng kanduway talaga. Kanduway ram. So, ayaw ko mapunta sa MTS. Kaya, tsaka sa Adamusa. Market basket. Kasi nga, pang class, pang social na lugar. So yun lang, no, okay na siguro yung order natin. Balik na tayo. So ano masasabi nyo dito? Iftores, lugar ng ano, mga fine dining restaurants. Gaya na itong Cocos, diba? Mahal siya, pero pagka may trabaho ka na, kahit paano, kumikita, afford mo rin naman pala. Kahit ano, kung marami malaki sahod mo, pwede mong araw-arawin, pwede rin weekly. Pero para sa akin, monthly, no? Advisable siya monthly kasi ang health naman yung concern natin dyan. Hindi maganda ang steak sa tiyan. So, mostly sa mga nagkakaroon ng colon cancer, yun yung mga taong mahilig sa steak. So, sino ba yung mga kumakain lagi ng steaks? So, syempre yung mga mayayaman, mga may kaya. So yun lang, thank you for watching. Ano masasabi nyo? Comment down below and bye bye.